Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa inyo, aking kapwa Pilipino. Ngayong araw ay aking ipapamalas ang aking kakayahan sa pagguguhit ng isang pinakamahalagang mapa sa ating mga Pilipino. Ito ay ang ating bansang Pilipinas. Tara at samahan niyo ako. Republika ng Pilipinas ay isang malayang estado sa Silangang Asya na may 7,107 isla at teritoryo na tinatayang higit sa 300,000 kilometrong kuwadrado ang laki. Nahati ito sa 3 grupo ng mga isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang buong kapuluan ay ipinangalan kay Prinsipe Philip ng Maglaon ay naging Haring Philip II ng Espanya ayon sa pinasimulan ni Roy Lopez de Villalobos, isang Kastilang manlalayag noong siya ay nasa ekspedisyon dito noong 1542 to 1546. Ang sentro ng pambansang pamahalaan ay Metro Manila o National Capital Region. Ang lawak ng lupain ay 343,448 kilometrong kuwadrado o 132,306 milyang kuwadrado. Ang klima ay tropical na may humugit kumulang ng temperaturang 27 degrees Celsius sa buong taon. Ang pera natin ay tinatawag na Philippine Peso at ang pambansang wika natin ay Filipino. Ayan! Naguhit na natin ang mapa ng ating bansa. Ngayon naman ay aking ilalahad ang kasaysayan ng pagsisimula ng kung paano nagsimula ang Kristyanismo sa bansa natin? Kung hindi pa, inaanyayahan kitang makinig sa aking paglalahan. Hindi may kakailang ang Katolisismo ang pinakamalaking impluwensya ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino. Sa Asya, tanging Pilipinas lamang ang kinikilalang Katolikong bansa. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol dahil sa pagpapalaganap ng relihiyong Katolisismo. Sa simula, ang mga Pilipino gaya ng mga Aeta, Ibrito, Ifugao at Iguro ay sumasamba sa kalikasan sa paniniwalang ang kaluluwa ng ating mga ninuno ay nananahan sa bundok, sa dagat, sa kagubatan at iba pa. Ang relihiyong ito ay tinatawag na animismo. Ang mga misyonerong Espanyol at ang relihiyong Katolisismo ay naging pinakamalakas na sandata ng mga Espanyol sa pagsakop sa bansa. Alam mo ba, ang mga pangunahing misyonerong dumating sa bansa ay ang mga Agustino, Franciscano, Jesuita, Dominicano at ang mga Recoletos. Ang paniniwalang pagano ng mga Pilipino noon ay napalitan ng bagong paniniwalang iniuro ng mga misyonerong.
pagdalo sa misa, kumpil, pangungumpisal at pagbebendisyon sa mga may sakit at namatay, gayon din ang pagnonobena, pagrorosaryo, pagdiriwang ng mga pista ay naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga kapistahang ipinagdiriwang nating mga Pilipino ay inaabangan din ng mga maraming turista. Halimbawa, Piyesta ng Nazareno sa Quiapo, Manila. Ati-atihan sa Kalibo, Aklan. Dinagdiyang sa Iloilo, sinulog sa Cebu, at iba pa. At nalaman natin kung paano